tatlong dekada na ang nagdaan, pero buhay na buhay pa rin ang alaala ng EDSA People Power sa mga naging bahagi nito. Umaasa raw silang hindi malilimutan ng henerasyon ngayon ang mga aral mula sa yugtong yon ng ating kasaysayan. Live mula sa People Power Monument sa Ortigas, si Bam Alegre, May Pandar. Jessica, isa ito sa mga larawan ng photojournalist na si Sunny Camarillo. Isang throwback picture sa panahon na wala pa tong monumento sa likuran natin, wala pa ako. At wala pang ideya yung mundo na pwede palang magkaroon ng mapayapang revolusyon. Narito ang Paanda. Halos tatlong dekada na rin ang nakalipas mula ng unang People Power. Ang mga batang ito na umaawit ng Pilipinas kong mahal, niwala na yatang ideya sa mga pangyayari sa EDSA noong 1986. Sa tulong ng mga lumang litrato, tila muling umaalingaw-ngaw ang panawagang magkaisa. Sa mga larawang ito ng photojournalist na si Sunny Camarillo, walang dilaw, walang pula, walang kulay ng politika. Tanging mga pangyayari lang na ikinamangha ng buong mundo. Ang maganda sa lahat is that sa mga exhibit ko, na-arouse ko yung nationalism ng mga nanonood. Sa mga exhibit ko, na-inspired sila bilang Pilipino. Lalo na yung mga estudyante na walang kamuwang-muwang at sila mismo naiyak din sa mga nangyari ng pananaw. May mga larawan ng pinaslang na Senador Ninoy Aquino, ang dating Pangulong Cory Aquino, at maging si Pangulong Ferdinand Marcos. Pero hindi sila ang mga bida ng 1986 EDSA People Power. Hindi ito maisa sa katuparan kung walang pakikiisa ng mga mamamayan. Katulad na lang ni Mang Marcelo, 66 years old na ngayon, na nakatoka raw noon sa sound system sa rally. Mabilis daw na puno ang Ortigas Interchange ng mga tao at maging ng mga sundalo tangke. Pero hindi niya ito ikinatakot. Kung madidisgrasya ako, marami naman kami yun na nasa isip ko. Hindi lang ako nag-iisa. At saka naisip ko, matatapos na yung regime. At hindi lang daw sa mismong kalsada ng EDSA nangyari ang aksyon noon, maging sa Fairview rin kung saan malapit ang tanggapan ng Radyo Veritas. Dahil dito na nawagan sa mga mamamayan na magtipon sa EDSA, may ilang mga sundalo raw na naatasang angkinin ang istasyon nito. Pero nagkaisa raw ang mga residente roon para mahinahon silang kumbinsihing huwag nang magsimula ng gulo. Pag-usapan na lang natin, huwag na lang natin anuhin. It was more of a, sumunod lang yung mga sundalo na sa order na ipa-secure yung Veritas, eh hindi naman pumayag yung nandun. Di usap lang tayo kasi mag-agira pa tayo. Para sa kanilang naging saksi, sariwa pa ang mga alaala ng natatanging yugtong ito sa ating kasaysayan. Pero mababaliwala lang daw ang kanilang sakripisyo kung tuluyang mababaon sa limot ang mga aral ng People Power. Ang aral sa EDSA, lahat naman nakakaalam dyan, yung over na paghawak ng power, kwan yun, masama. Kumbaga sa pagkain, nakakalason na. Magte-take advantage ng pera sa gobyerno. So Jessica, iniisip ko kung anong mga hashtag kaya yung nauso nung panahon na yun. Yun nga lang, wala pang Facebook, Twitter o Instagram, walang social media. Kaya hindi rin ganun kadaling magtipo ng mga tao noon. Balik sa'yo, ma'am. Ikaw, Bam, ilang taon ka na ba? 29 na po ako sa October, 1986 baby. Oh, so talagang wala ka pa, hindi ka pa tao. Hindi ka pa tao nung nagka-revolusyon sa EDSA. Ano, ma'am, nasa sinapupunan. Ilang months siguro. Oh, so anong kinukuwento sa iyo? Paano mo paano ka nagkaroon ng konsepto kung ano nangyari sa EDSA nung 1986? Well, primary source talaga ng information yung mga tinuturo sa books. Pero hindi ganun kabuo yung picture until tumanda na lang, no? Nakausap na yung mga actual na participants ng revolution. So iba pa rin kung nandun ka siguro nung panahon na yun. Mm-hmm. Ay, sabi mo, wala pang social media noon. Wala pa kami noon. Radyo lang ang panawagan at saka tawagan sa telepono. Pero hindi cellphone, ha? Landline. Tama. So, hindi ko alam kung paano nila mapapa trending yung ganyan ngayon, kung anong gagamitin mga viral videos noon. Wala pang mga ganong konsepto. Talagang meron lang simpatya, meron lang din curiosity, at meron din silang pagdadamayan na magtulong-tulong nung panahon na yun. Kapit-bisig. Maraming salamat sa'yo, Bam Alegre, at sa iyong Paandar.